Solid na solid, ang ganda. Siyempre, kailangan ko na pang intro. Ganda, promise. So, pumunta tayo ngayon sa Bahayang Pag-asa sa May Imus. Di-deliver natin to sa ano, isa sa mga regular customer ko. Dediretso rin tayo doon para mag-vlog doon sa mga carnivorous plants niya. Yun, nandito na ako ngayon kila Steven. So, regular customer. Tapos, ito, marami rin siya mga ano dito, mga alagang halaman, mga ano. Kung may gusto sa inyo, may mga nag-PPM din kasi sa akin eh, na naghahanap ng ganito, gustong bumili. Ngayon, yung sinad mo sa akin na link, yun yung pinapasa ko sa kanila. Bigay mo lang yung page natin. Oo. Anong name ulit, boss? Ng ano? Carny Bro P. Yun. So ano, hanapin nyo, search nyo siya, kaya PM nyo ako para masend ko yung link. Ito ano to, malakas na ano to, business to eh, nakapagpagawa ng bahay to, nakapagsasak, hindi joke lang, hindi joke lang yun. Pero syempre, iba talaga tayo mga hobbies eh, yun talaga yung ano, yung libangan, walang makakapigil dun. Kahit sa pagtanda natin, ito yung hahanapin natin. Kailangan, kung stress ka sa trabaho, kailangan mo ng ano, pamparelax, ganun lang naman yun eh. Oh, pag stress na trabaho, labas na. Oh, kahit ako sa mga ano ko, sa mga isda ako, pag nai-stress ako, titingin lang ako,
Malaki rin yung pinayat ko doon sa aka-water change eh. Oo. Oh. Yan ang di ko kaya sa isda. Set up mo na ano. Yan, galing sa yung mga halaman mo na. Kasi na wala mo yung ibang halaman eh. Wala kasi yung araw masyado. Ganda. Oy, magbo-bloom na to ah. Night bloomer to. Sure. Ay, kanina nakabukas yan. Oo, oh, pero nagsasara na tanghali, di ba? Oo. Oo, night bloomer yan. Hindi, umaga siya bumubuka. Ah, umaga? Hmm. Ah, kasi ano, malilim kasi dito sa ano. Oh. Pero kapag ang ano to, terik ng araw, matik yan ang sasara. Ayos na ano ah. Ano yan? Turtle filter yan eh. Oo. Ganda ng setup mo dito, ano? Parang mini ano talaga eh, mini forest. May hipon. Pwede kang pasilip vlog. Hindi lang. Nilagyan ko kasi ng ganito kasi sobrang init ng araw natin. Oo nga. Yan po. Solid tong mga to. Daming gaganda. Ito may mga naghahanap sa akin yan eh. Ito yung Venus. Oo, oh, mga propagation din yan. Mga oh. Baba itong part na to. Ito, ito magandang hobby rin to eh. Lumalaki nga yan. Dahil kung natatanungin yung presyo na ito, mas maganda yung personal na ma-PM nyo siya. Kasi iniiwasan din natin na ano magkaroon ng comparison, di ba? Sa ibang seller. No? Ano ito, Lods? Ano yan? Yan yung ginagamit din sa aquascaping. UG. Yeah. UG? Tricolaria graminifolia. Carnivorous plant din sila, pero ginagamit sila as carpet. Mm-hmm. Pati ito, no? Moss ba ito? Yan, moss yan. Yung sphagnum moss. Ah, yung sphagnum, oo. Oh, yan yung ginagamit ko yung drive na ito. Oo. Pareho tayo. Ganito rin yung inaano sa drive na spring days. Ayun, meron din. Meron, marami ba? Pinakain din. Di ba nagkukulture ako ng springtails? Ngayon, oh. May mga maliliit na itim doon, tapos lumilipad. Pero dati, walang ganun eh. Hindi ko rin. Okay. Wala akong alam masyado. Na ako siya sa mga bigas. Ganun eh. Oo. Kasi di ba yung pagkain ng springtails, ano yun eh? Botel ng bigas pinapakain ko kasi doon eh. Hindi kaya ano? Fungus nut? Mga fungus nut yan. Asan yun? Asan? Ayun yung mga maliliit. Ah. Oo nga, parang yan nga yun. Fungus nut. Parang ano po, ang ganda na ito. Parang sukuling. Oo, pero carnivorous rin sila. Medyo malagkit din yan. And ito si Pinky Gula yung maganda dyan. Yung itsura niya, minsan kasi yan, ganyan. Oo. Rosette form. Pero ang maganda talaga sa kanila yung flower. Oo, ito. Yeah. Kasi napakaganda ng mga flowers. Ano, ganda. Ganda niya. Ito yung lagi kong nakikita sa mga pinapost mo eh. Ito, meron pang ano. Picture plant ba tawag dito, Lods? Ganda. Yan, mga gramina. Ito, Lods. Ito, Warboogie. Utricularia din siya. So, same family ng UG. Oo. So, ang maganda rin sa kanila yung flower. Ang ganda. Ito yung tinatawag nila minsan sa plant na mini orchid. Kasi yung ganda. Parang mga yung structure ng flower parang orchid. Oo. Yan. Naghahanap ako ng fern kasi ano yan, isa sa mga terra na inaano ko. Gusto mo ba? Bigay ko na lang sa ito. Yun no, naka-score pa tayo. May carnivorous plant na din yan. Oh. Ano ang dami. Kasi hindi ako marunong mag-alaga yan eh. Paano bang ano yan? Kailangan ba mataas yung moisture niya? Hindi naman. Pwede kaya yun sa ano? Kung halimbawa ilalagay ko siya sa 5 gallons na aquarium pero lalagyan ko ng takip. Okay lang, basta may ilaw. Tapos, yung... Ano yung ilaw pala niya? Kailangan ano? Yung LED lang na white ganun or gumagana kasi yung ano yung warm and daylight cool daylight yung warm natin. Oo pero gumagamit din ako ng grow light para mas optimum yung growth. Ito yung ano mga binili niyang plant sa akin dati. Yun na, solid. Parang may relay. Ano ba yung relay ba yung nasa loob? Ah, hindi. May ano, mga RCS ba to? Oo, oh, red relay. Oo, red relay. Yan, meron. Eh, masaya ka naman. Kaya ka nga nagtatrabaho. No. Stress reliever talaga. Oh. Kaysa magbisyo ka, ano? Oo, oh, ito lang yung ano.
Ang ganda na ito. Ito. Tancho. Solid loads. Ang ganda. Bami siyang botchog eh. Oh. Ang ganda. Ang ganda talaga na itong panda na ito. Ang gutom na gutom eh. Maka mo nga. Hindi siya yung ano. Distress pa sila. Yun, sa mga gustong ano, magkaroon ng ano, ng alaga na ganito, magandang idea rin tong setup na to. Cheap lang, diba? Cheap. Oo, budget friendly, pero ano, pero yung isda, hindi budget friendly. Sabi niya kanina sa akin, si ano, Lods, no, 250 lang daw yung budget niya, pero medyo ano, napasobra. Ganda. May mga ano ka pa dito, ano? Ayun! Ito! Ang hinahanap ko! Ito yung hinahanap ko eh! Ay, nabili ka na rin palang ano, ano? Oo. Namatay? Kakalimit ko lang yan. O, nakikita ko parang hindi ko alam. Ano ba yan? Caladium. Oo, caladium. Oh. Yun. Kakaiba talaga yung hilig mo, no? May nahanap ako dito yung ano eh, yung na kay MJS eh, yung mamahaling. Yung mamahaling na ano, million yung presyo. Saan? Once a year, ano lang, once a year lang magbulaklak. Mabaho? Ito meron. Hindi ba ito nang ano, nangangagat? Hindi. Ang ganda naman ang paa niya, no? Tulis-tulis. Sulta tayo. African spurred tortoise. Ah. Yan, yan yung mga spurs niya. Ganon nakatagal sa'yo yan, Lods? Mga 2 years? Nakuha ko siya. Ilan na ang lifespan niya? 60 to 70. Ganito kalit ko siya nakuha. Or mas malit pa dito. Mm. Ito red foot to eh. Mm-hmm. Si Sheldon. Sheldon. Yeah, upgrade lang yan ng bahay niya eh. Ayos, ang ganda ng ano dito. Ay, sorry. Venus flytrap. Tulog? Tulog yan. Bakit? Ba? Bakit siya tulog? Ah, kasi ano yun, di ba? Galing sila sa temperate climate. So, meron silang yung 4 seasons. Mm-hmm. So, kahit nasa tropical sila, parang may time, may, ano pa rin sila, body clock. Mm. May time na natutulog talaga. Pero hindi naman siya naluluho basta-basta. Halimbawa sa summer, gano'n. May time na pag natulog, di nagulungisip. Dapat ata meron ka rin ano dito na lugs, no? Yung shade. Pinanggal ko eh. Kasi medyo kulang na sa araw. Kasi kung makikita mo sa kanila, wala na sila masyadong kulay. Ito, pinanggal ko. May kulay ito. Tsaka ang laki ng juice niya. Oo. Pero yung mga nandito, maliliit. So, parang malnourish. Parang ganun. Na, may nabanggit ka sa akin na ano, di ba? Na mataas yung humidity ba yun? Ano ba yung... Medyo hindi ko siya mag-guess eh. Ano ba yun? Humidity? Oo. Pag ganito yung mga ano mo, kailangan mataas yung humidity niya. Hindi naman. Sa, mayroon mga plant na sensitive sa ganun. Katulad na ganito yung cephalotis. Kasi, syempre, yung mga halaman natin as much as possible, imimimik natin kung saan sila galing. So, kanyari, kung galing sila sa mga malapit sa ilog. Mm-hmm. So, yung humidity nila doon, medyo mataas. Mm-hmm. Yeah. Kung sa forest, mataas din. Kung yung temperature nila sa forest, dapat ilang, as much as possible. So, yung dapat ano rin, yung setup mo rin talaga, na sasangayin din sa ano, di ba? As much as possible, pero hindi naman... Hindi siya totally ang required. Wag mo lang ipapaabot sa extreme. Yung mga extreme, kanyari, ang limit lang nila is, example na, 38 degrees. Oo. So, kumbaga, mainit na yun sa ano, di ba? Sa tao. Sa, pag masinagan ka ng araw, mga ganong kainit. So, huwag na natin kaabutin doon. Kung ganun, lagyan mo na lang ang shade. Paano to, yung ilaw na ito, pinapatay mo siya ng gabi? Naka-timer yan. Mechanical timer, 16 hours. 16 hours sa ako. Yun yung optimal sa kanila. Mm-hmm. Yung iba naman... So, ano, ba? Additional pa tong, ano, itong liwanag sa ano. Oo. Hindi mo mapapapula ng pulang-pula yan. Ang ganda na ito. Ang video ko lang. Ang ganda na ito. Yung parang, yung nasa paligid niya. O sa abang tumubo yan. Oo, wala yan dati. Ayos yun, no? Ibig sabihin, nung tinanim mo siya, Lods? Wala. Ano lang?
yung halaman lang. Sige ka lang yung nasa tuktok niya ng office. Oh, paano tumubo yung ganyang kaganda na ano? Lang, eh. Baka galing sa sphagnum moss. Kasi wild, sa galing ata sa wild yung mga moss. Ibig sabihin, Lods, may question ako. Meron akong sphagnum, dried na sphagnum moss doon. Naku-culture pa ba yun? Ah, wala na. So, kailangan ng kukunin ko yung talagang ano? Live. Meron tayong supplier niyan. Yun, meron silang supplier sa mga nagtetera rin dyan. Sa mga tropa ko. Sakit yan. Hindi. Mas masakit pa cactus. Dito, try mo ito. Utik na yun. Kinakabahan ako. Sakit yan. Halaman lang naman yan. Testing! Hindi. Dun sa... Hindi. Kita mo yung hair dun sa loob. Kailangan mo matrigger yun. Ayoko ba? Ako na lang. Ah, sige. Testing. Alright. Go three. Oh, okay. Naalala ko yan yung ano eh. Laging pumapatay kay Mario eh. Walang boot lang yan. Oo, tapos, paano yan? Ilang minute siya bago bumalik? Bago mag-ano ulit? Alam niya nung, alam niya kung may laman siya. So, pag wala siyang laman, 1 to 2 days bubuka na yan. Okay. Pag may laman siya, kasi gagalaw-galaw yan, di ba? Oo. So, yun yung mag-trigger na mag-close na mag-close hanggat mag-tight seal. Oo. Pag nag-tight yung seal niya, magre-release siya ng digestive enzyme. Mm-hmm. So, sisip-sipin niyo na. Another question, Lods. Para din ba siyang mga pet na, halimbawa, nagugutom, kailangan mong pakainin, o ano na siya, yung parang, ngayon mo lang siya, ganun? Hindi. Hindi siya parang pet. Para siyang halaman talaga. Oo. Pero ano siya, halimbawa, na hindi naman siya nakakaramdam ng gutom, ganun? Hindi. Ah, okay. Kumbaga, fertilizer lang nila yun. Hindi required sa kanila. Ah, okay. So, yun. Astig pala tong mga ganitong ano, plants. Siya, maganda rin siyang gawing ano, hobby, sa totoo lang. Compare doon sa mga sa akin. Sabi niya simulan ko daw. So may makukuha lang tayo dito mga ano ha. Pag may trip sa inyo, kukontakin natin siya. So yung previous mo pumupunta sa akin. Hindi, joke lang yun. Sa page so, yun. Mura lang tong mga to, yung mga ano, budget friendly lang. Range na lang natin from 350 to 5,000. Ayun, 350 oo. Siyempre ano, kung gagastos ka nga lang din ng mga something na kakaiba, 'di ba? Siyempre mas maganda na yung ano, yung ganitong ano. Pero ito lahat mga quality naman 'to. Hindi tayo naglalaro sa mga dito. Oo, 'yun. 'Yun yung pinaka iniiwasan nating mga hobbies. Kasi masisira din kasi tayo. Masisira yung ano, pangalan mo. Saka yung hobby. Rin naman ano mga nagiging customer kahit sa ibang bansa o ano hindi pa naman tayo, local lang okay. So yung pinakamalayo na napadala nito paano halimbawa may gustong umorder sa iyo na taga Davao paano ba yon LBC pero sa ngayon yung nung nag-pandemic nag-stop na sa LBC kasi mahirap pumila eh so safety muna tayo oo tama yon paano yon may i-share mo ba sa amin kung halimbawa kung paano siya dinadala do kay ganyan ganun. Depende kasi yan eh. May mga halaman na mahina yung kapit sa ano? Sa media. Oo, sa media. So yung mga ganun, kinatanggal ko. Like yung mga pinggikula, may iksit lang yung ano yan. Mga roots niyan. Itong mga VFT, malakas kapit niyan, yung ibang sanjo. So yun, as much as possible, pinapatet ko. Para less stress dun sa halaman. Pero ang advisable ko kasi talaga is ano, bare-rooted. So wala siya sa kaso. Kasi nga, may chances na kahit secure mo yun, ano naman yung mga corriers yung mga corriers, so. Pag nabalibag yun. Oo, hindi natin masasabi. Oo, mas may ipit pa sila. Pero di ba ano, mas maganda rin siyang nilalagay sa ganito. Yung... Oo, nakatakip mo. Oo, ang tawag nga ulit dito, microwavable, ano. Nakatakip plastic. Yan pag, ano. Yun, so kung halimbawa may mga interesado sa inyo yung mga malalayong lugar, pero gaya ng sinabi natin kanina, hindi pa ngayon kasi nga may under na ba tayo sa pandemic. Pero kung halimbawa naging normal na, yun, ganun naman kasi secure yung ano yung mga items na pinapadala nito ni Sir. So walang problema doon. Then kung ano itsura niya dito, syempre pagdating sa inyo, hindi naman 100%, syempre kasi depende pa nga rin sa mga courier. Pero nakasigurado kayo na quality talaga. Yes. Yun. Kasi kahit ako na-experience ko nung umorder ako nung ano nung mga lilies, mga lotus, in-expect ko talaga na maganda ganun yung itsura niya kung ano yung nakita ko sa picture. Ngayon nung dumating sa akin, sobrang lanta, dry ganun. Pero ano, alam ko yun yung ganung risk. Then ano,
nag-try ako mag-search, na-revive ko naman, yun pala, kailangan yung bulb niya. Andun pa rin. Yung bulb lang yung useful na... Yun yung pinaka ano. Hmm, ganun din. Hmm. Kahit mamawala yung mga dahon na yan, basta yung nasa rhizome ang tawag na is puti pa, okay pa yun.